At kaugnay pa rin ang planong pagtatayo ng mas maayos na mga istruktura sa siyam na islang inuokupa ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Ay magkakasama po natin si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng AFP. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel. Magandang tanghali po, Cheryl. Magandang tanghali po sa lahat ng tagapanood at tagapagkinig. Colonel, pakilinaw lamang po kung anong klaseng structure yung plano pong itayo sa Kalayaan Island Group. Military po ba ito o civilian structure? Cheryl, no. Foremost, I'd like to put it into perspective, no. Yesterday, after the command conference, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines gave the pronunciation. So, nilinaw po namin doon na yung ginagawa nating mga improvements ng facilities is actually part of the responsibility and the obligation of the AFP to take care of its soldiers. So, we are making these features more habitable for our troops. So, we have Marines kasi ma'am in the area. So, this development aligns with our commitment to maintaining a presence in the West Philippine Seas and securing our interests in the region. So, bali yun ma'am, will be enhancement po and repair of existing facilities. So it's hindi po natin masasabing bagong structure pero improvement. Sabi nyo nga po improvement and enhancement kung anong meron na po tayo doon? Yes, ma'am. But this will be by a na po annual program po for repair and maintenance. Sorry po, Colonel, medyo naputol po kayo. Ano po yun ulit? Tie up with what? This is repair and maintenance budget po of the armed forces, ma'am. So this will be for repair and maintenance work. Okay, repair and maintenance. Dito po sa paghahatid pa lang ng humanitarian supplies ng tropa ng sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, nakakaranas na po tayo ng harassment mula po sa China. E paano po kaya kung ito na nga po, construction materials na ang bit-bit natin? Ma'am, no. Let me put this again in the perspective that the Philippines will remain dedicated to peaceful solutions and diplomatic approaches in asserting our claims. So we are emphasizing the importance of international law and respect for sovereignty. So ito ma'am, rural missions natin, there are regular po natin itong ginagawa. So it will also transcend na kasama doon ma'am yung doon sa mission na yon, yung pag-alaga po natin sa morale and welfare ng troops, kasama na din po yung maintenance works doon. At kailan po planong simulan ito nga pong repair and maintenance po sa isla? Ma'am, this is part of the 2024 budget. So ano po siya ma'am, nakakalat na po siya all throughout the year. So it will be a regular activity rin po for all the different 9 features that we have po. So yun. Sinabi po ni AFP Chief General Romeo Browner na may pondo po para nga rito. Sabi nyo nga rin po, pasok ito dito sa 2024 budget. Magkano po ang inilaan natin dito? I'm not actually privy with the exact amount, ma'am. But since it's repair and maintenance works, additional na yan, ma'am, kasama na regular budget po. This was already approved. And it's not just for 2024, but 2024 onwards, ma'am, even for the succeeding year. Marami pong salamat sa inyong oras, AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.